Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Guys, may papanoorin tayo ngayon isang video. Video po ni General Bantag, yung interview po sa kanya ng SMNI. Gusto ko bigyan ng reaction at alamin kung ano yung nasa loob niya, kung ano yung gusto niyang sabihin doon sa issue na pagkamatay ni Percy Lapid na dinadamit siya. Guys, doon sa interview nito ni General Bantag, tingnan po natin kung meron po siyang sinceridad din sa mga sinasabi niya. Maramdaman naman po natin guys kung totoo yung mga sinasabi niya at hindi scripted. Okay guys, panoorin natin at bibigyan natin na action mamaya. At sabi ng tao, na baka siya yung mastermind. Baka siya yung mastermind. Siya ang gagamit ng ano yun? Cash ba yan? Kosh? Yung marijuana, yung MJ. Kosh. Dahil alam ng mga kababayan namin dito kung anong ginagawa niya noon. Nung marami pang marijuana dito, nung naglayas yan, si Secretary Buying, ang ginagawa niya, hindi magmarijuana dito sa amin, Cordillera. Kaya, sabi nila, baka sa kanya nga yung kosh na kaso ngayon nung anak niya. Baka lang daw, sabi ng taong bahayan. Taong bahayan na nagtatanong. Yung sinasabi ni General Bantag na maaring gumagamit si Remulla ng marijuana, hindi naman tayo sure, pero yun ang tinutumbok ng sinasabi niya. Sa tingin ko guys, hindi rin ako sigurado. May ano ako na baka sakali, baka pwede guys, kasi kung yung unang tingin ko kay DOJ Secretary Remulla, yung unang impression ko sa kanya, parang naalala ko dati yung anak ng landlady namin sa Makati dati na gumagamit po. Halos same po yung ano nila ng mukha, yung maitim po yung labi, tapos yung mata. Hindi ko naman sinasabi guys na ganun din si Secretary Remulla, baka nagkataon lang. So, hindi natin alam guys, pero tingnan po natin. Meron din kasi mag-judge lalo na kung ang babanggain po natin ay isang malaki po ang position sa gobyerno. Ako na lang ang tatayo para sa taong bayan para marinig nila mismo. Ang rason talaga kaya ako umarap na naman sa media ay dahil sa mga tao ko, pinagplaplanuhan na namang birahin. Ibig kong sabihin, wala na nga kami sa Bucor. Gusto na naman nilang, ewan ko kung anong gustong gawin na naman sa mga tao ko, kasuhan na lahat. Ibig kong sabihin, kasuhan na ako ng lahat, wag lang mga tao ko. Dahil, kawawa naman sila, di ba? Eh hindi, gusto nila kasuhan lahat para sa kanila, huhulihin yung isa, akin ka. Hindi ko itutuloy yung kaso mo, pero gawin mo ito. Ganun naman ginawa nila sa mga PDL na kinuha nila ng mga NBI kuno. Hindi kuno yung NBI totoo, pero yung mga PDL na witnesses kuno dito sa Percy Lapid. Kalukuhan eh, di ba? Ay nako, nagtatago daw ako. Hindi naman ako nagtatago. Umiiwas ako. Siyempre, wala na akong security. Baril ko. Ewan ko kung baka. Wala na rin. Kinuha siyempre. May personal ako. Iwas ka eh. Nakikita mo nang may kalaban. Gusto mo lumitaw pa. Ano ka? Superman? Comics? Kalukuhan, di ba? Tama naman. Sinasabi nitong si Secretary Boeing. Wala na siyang armas, na, para naman niya didipin ang sarili niya. Nung September 9 daw, ay galit na galit ako. Dahil sa pumunta itong si late Percy Lapid sa tinitirhan ko doon na kumukuha ng video. Hindi totoo, nagalit na galit ako doon. Mayroon akong witnesses. Si Asik Chaklag, yung EA ko na si Philip Miguel, yung nurse namin, tatlo, ang dami kong witness na hindi ako galit na galit. Kaya hindi ako umatin doon dahil pinagpahinga ako ni Asik Chaklag.
Ang sabi niya, Bo, pahinga ka na. Ako na lang ang bahala. So, siya ang humarap doon. At hindi ko nakita pa yun. Sinasabi niyang September 9? Kalukuhan yun. Sinungaling mismo si SOJ. Sasabihin ko sa taong bayan, totoo rin yung sinasabi niyong sinungaling siya. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Ito ang prueba ko. Sa sinasabing dahilan ng pagkamatay niya, kung makukuha niyo ito, ito ay message ko, private message ko kay SOJ Boeing sa smart niya. At nakalagay doon yung video nitong late Percy Lapid na pinorward ko sa kanya. Yan yung sinasabi nilang kinagagalit ko daw kay Percy Lapid. Kaya ko daw pinapatay daw. Pinorward ko sa kanya yan September 7. September 7. Bakit ko pinorward? Ha? Para sana bigyan ako ng payo. Kung magkaroon ako ng legal, pwede akong magsampa ng kaso, ganun. Pero tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Diba? Wala siyang sagot. So, wala siyang sagot dyan. Pinorward ko yan. Ano yan? I-forward ko kay SOJ para SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yun ang pinupunto nila eh. Pinorward itong video para ipapatay itong si Late para si Lapid. Ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNPA Class 96. Pinorward ko rin yan. Kasama si General Sermon niya sa member nun. Mga governors, mga politicians, mga yusek, ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito, Bok, ang gagawin mo, procedure, ang daming sinasabing mahabang procedure, ipa-blatter mo yan sa nearest police station, ang haba. Pero, siyempre, kinonsider ko lahat yung payo nila. Andito rin. Oh, ito, marami rin payo sa akin ng mga classmate ko. Nakuha nyo na. Sige, saka na lang. Basta ito, mayroon dito. Lahat ng evidences ko andito. Ayan na nga guys, no? Napanood natin yung sinasabi ni General Bantag. Sa pananalita ni General Bantag, nakikita ko yung bilang probinsyano, yung sinseridad dun sa mga sinasabi niya, na sigurado siya dun sa mga bawat sinasabi niya. Bawat binibitiwan niyang salita, sigurado siya at meron siyang ebidensya. Dun sa message na binigay niya kay Secretary Remulla, ay pinadala niya yung message na yun para humingi siya ng advice kung anong pwede niyang gawin. At tama naman siya yung sinabi niya na humingi siya ng advice kung pwede niya kasuhan si Percy Lapid. Pero ang dating ngayon, ang pinapakita nila na yung message na yon, yung video na yon na pinakita ni General Bantag ay yun daw ang dahilan kung bakit daw pinapatay General Bantag si Percy Lapid. Parang ganun yung gustong pumbakan ngayon nung side ni Secretary Remulla na dahil yun ng dahil sa video. Ayun ang dahilan kung bakit pinapatay ni General Bantag. So guys, kayo na lang pong bahala kung ano po yung inyong mga reaction, kung ano inyong mga opinion sa bagay na ito. Paki-comment po sa baba at pag-usapan po natin sa comment section. Okay guys, maraming salamat. Hello, magandang araw guys. Gusto ko lang bigyan ng reaction itong napanood ko. Yung interview ni General Bantag sa SMNI. So, gusto ko lang bigyan ng reaction yung interview sa kanya. Nakita ko kasi dito si General Bantag yung pagiging probinsyano niya.
yung sinseridad ng pagkasalita niya ay parang nararamdaman ko yung pagiging totoo dun sa mga sinasabi niya. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Guys, gusto ko lang makisawsaw guys dun sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Lalo na dun po sa nangyayari dun sa pagkamatay ni Percy Lapid at yung pagkakasangkot ni General Bantag, yung na Bucor Director na inappoint ni dating Pangulong Duterte. At itong lumalabas ngayon na issue tungkol dun sa kay DOJ Secretary Rimolya. Nakikita ko to guys na parang talaga pinagplanuhan. Ito, sarili ko lang opinion to. Nakikita ko, parang na picture ko, parang ito lang kasi nagsimula nung nahuli yung anak ni DOJ Secretary Rimolya doon sa marijuana. After nun, namatay si Percy Lapid. Pagkatapos doon, dumating yung mga investigasyon, yung mga interview, yung media na parang dinidiin na si ano, si Bucor Director Bantag. So ang nakita ko dito, hindi kaya plano talaga to, parang pinagplanuhan na ilihis yung issue doon sa anak ni Rimolya doon sa pagkakaibog niya doon sa marijuana. Pagkatapos, alam naman na ang lahat na si General Bantag ay galit siya doon sa mga drugs, ng mga drug syndicate. Galit na galit siya doon, kaya nga siya nilagay doon ni Rodrigo Duterte, pangulo nating Rodrigo Duterte doon sa Bilibid Prison na maging director dahil nga doon sa nangyayari doon sa mga elbow sa drug doon sa loob ng Bilibid. So nung si General Bantag nilagay doon sa Bilibid Prison na sa director, di ba nalinis niya lahat, pati mga kabul talagang sinira niya lahat, talagang nilinis niya yung ano. Pero kahit hindi na siya nalinis na 100%, at least nabaw. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang magbigay ng reaction dito sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin, especially dun sa nangyari sa pagkamatay ni Percy Lapid at yung pagdiin nila kay General Bantag na siyang utak sa pagkamatay ni Percy Lapid. Dito nakikita ko parang lumabas lang itong issue na to simula lalong namatay si Percy Lapid, no? Gusto ko magbigay ng reaction dun sa mga nangyari ngayon sa ating bansa regarding dun sa pagkamatay ni Percy Lapid at doon sa pagdidiin nila kay General Bantag, yung Bucor director ng past administration. So guys, lumabas lang naman, sa tingin ko kasi, lumabas lang itong, guys, nangyari itong pagkamatay ni Percy Lapid nung time na nangyari yung pagkahuli ng anak ni ng DOJ Secretary na si Rimolya. So ang tingin ko lang dito guys, hindi kaya gusto nila alisin si Bantag dahil si Bantag ay galit sa mga drugs, galit sa mga drug lord, galit sa mga basta lahat ng involved sa drug, galit si Bantag, kaya nga siya nilagay ni dating Pangulong Duterte dun sa Bilibid Prison para lahat disiplinahin niya lahat yung mga nandoon na mga involved sa drug at linisin niya lahat, pati yung mga kubol tinanggal niya lahat. Guys, sa tingin ko, pag was na nakulong itong anak ni Rimolya dahil nga sa nahulihan siya ng marijuana, so yung magiging trato ng anak ni Rimolya ay magiging parehas doon sa mga ibang drug sitwasyon ngayon, ang nangyayari ngayon sa ating lipunan, tungkol doon po sa kaso ni Percy Lapid, na ang dami-dami na pong nangyayari. So ang dami na pong nadadamay, ang dami na pong drama na lumalabas ngayon sa social media, sa mga balita na ating naririnig at ating napanood. So, nakita ko yung interview ni General Bantag doon sa isang ni sino ba talaga interview sa kanya, si Katunying, yung sinabi niya doon, yung pananalita ni General Bantag. Nakita ko yung pagiging sinseridad niya bilang probinsyano, bilang igorot. Nakita ko yung pagiging simple, yung sinseridad sa pananalita niya. Yan ang gusto ko bigyan ng reaction ngayon, guys. So, dito, napansin ko, nagsimula itong lahat ng drama na ito simula ng pagkahuli ng anak niya, DOJ Secretary Rimolya, tungkol dun sa marijuana. After nun, lumabas na pinatay na si Percy Lapid.
Ang tingin ko dito, opinion ko lang to mga guys ha, ang tingin ko dito parang nilihis niya yung issue para hindi mapag-usapan yung anak doon sa marijuana na nahuli sa doon sa anak ni DOJ Secretary Limolla, gumawa ng isang eksena para mawala doon yung focus ng mga media sa anak. Tingnan mo nangyari, di ba? Nawala na yung balita doon. Ang lahat nakapokus na sa nangyari doon kay Percy Lapid yung pagkamatay. So, kung titingnan ko guys, yung sa opinion ko lang, parang talagang hindi ko alam kung coincidence to, talagang sinadya na talagang pinagplanuhan na para mawala si General Bantag doon sa Bilibid Prison bilang director doon. Kasi ang paniniwala ko guys, si General Bantag, yung kanyang sinusunod na palisiya ay yung palisiya pa rin ni President Rodrigo Duterte, yung doon sa magagalit sa drugs, yung no mercy pagdating ng drugs. Eh, pag si General Bantag pa rin yung andoon sa director siya ng Bilibid, pag nakulong yung anak ni Remulla, so mangyayari, hindi mabibigyan ng VIP treatment yung anak ni DOJ Secretary Remulla dahil niya, ang tingin niya ni General Bantag doon sa mga drug involved sa drug na mga kaso ay galit siya gaya nung nangyari. Kasi ang tingin ko doon, kung ano yung utos ng dating Pangulo, palagay ko i-adapt pa rin niya yun sa sarili niya para doon sa mga drug involved sa, na nandun sa kulungan. So ang nangyari, once na nakulong yung anak ni Remulla, hindi siya mabigyan ng VIP. So ang ginawa ngayon, ito lang ha, opinion ko lang to. Ang ginawa ngayon ni ano, para mapaalis si Bantag, gumawa ng eksena para matanggal, mabigyan ng maalis at mapalitan kung sino yung gusto nila para mabigyan ng protection yung anak nung sa Bilibid. So tingin ko lang yan guys, hindi ko naman sinasabi na totoo, pero yun lang nakikita kong ano, yun lang nakikita kong picture doon sa nangyayari. So pinagplanuhan na alisin si General Bantag sa bureau sa Bilibid para palitan siya ng bagong direktor na yung kaibigan at kakilala at kalapit ni Secretary Remulla para yung anak ni Remulla pag nakulong doon may bigyan ng special treatment. Yun lang yung aking ano, yun lang ang aking sariling opinion ko lang. Yung hindi ko alam kung totoo, hindi ko alam, pero yun ang nakikita ko guys. So ano sa palagay niyo guys, ganyan ba ang tingin niyo din na kagaya ko? Kasi ako nakikita ko parang ganoon na, parang ganoon. Kasi ang hirap kasi ng sitwasyon ni General Bantag ngayon, lalo ngayon yung lahat ngayon puro ka, lahat ngayon ang sa gobyerno puro lahat kalaban niya eh, lahat gusto niya pabagsakin at gusto siyang alisin doon sa ano, Bilibid Prison bilang director. So ang hirap, parang ang hirap ng sitwasyon niya, parang naiipit siya ngayon. So nangyari guys, para ang nangyari, si Remulla gagawin niya lahat para doon sa anak niya, at ginawa nilang scapegoat si Percy Lapid, pinatay para mapag-usapan. At para ang buntun ng sisi, ang ituturo nila pumatay ay si General Bantag. At para mapalitan ng isang dating tauhan ni Pinoy, yung dating kalyado ni Pinoy, yun si Katapang, na meron din tayo, meron din narinig sa kanya issue. So guys, tingin nyo, meron kayang katotohanan yung opinion ko na baka pwede mangyari yung ganito? Hindi ko alam, hindi tayo sigurado, nagtatanong tayo sa isip natin. So kayo na po guys ang bahala kung yun din po yung pananaw ninyo. Pero sa akin po, yun po nakikita kong picture na gagawin lahat ni DOJ Secretary Remulla para dun sa anak niya, protection, at papalitan si Bantag at inalagay niya yung kaibigan niya dun sa Bilibid Prison, naging director. At para pag nandun yung anak niya, VIP treatment. Di ba? Hindi ako naniwala na hindi makakialam si DOJ Secretary sa anak niya. Wala siyang pakialam. Anak pa rin niya yun. Dugo pa rin niya yun. Andun pa rin yung concern niya, andun pa rin yung kailangan pa rin niya ingatan yung anak niya. So, yan lang, hanggang dito na lang guys. So, bahala na po kayo doon sa opinion ko kung nagkakapras yun ang opinion. Pero, tingnan po natin kung ano mangyayari. Okay guys, maraming salamat. Ingat kayo lahat guys. Bye-bye.